kanina sinasabi sa lahat ng mga tinanong ko, si Peter Lim ang pinakamalaking drug lord dito sa Visayas. Sabi ni Espinigo, sabi ni Kerwin Espinosa, sabi ni General De La Rosa. O ngayon, andito siya, kakamayan niya si President Duterte mismo. I am not ready to make a judgment dahil picture yan. Then huwag din natin gagamitin itong kay Senator De Lima. Otherwise, kung gagamitin natin itong guilt by picture taking, aba, eh huli na natin si President Duterte. Kasi pinakamalaking drug lord, yung kakamayan niya. Totoo yun, ano? May picture si President Duterte kasama si Peter Lim. Si Senator De Lima may picture kay Kerwin sa Baguio. Ang kabahan lang, may statement si Kerwin under oath. May statement si Ronnie Dayan, nagtugma, na may perang binibigay na papunta kong kanino. Ngayon, kung si Peter Lim ay magbibigay ng affidavit na nagbigay siya ng pera kay Secretary Bongo at may statement din si Secretary Bongo at na ito'y binibigay niya kay Presidente Duterte, I think an impeachment proceeding is in order. Pero wala tayo dun eh, di ba? I'm speaking not as an enabler and an apologist of President Duterte. In fact, I criticize when there's need to criticize. Ulitin ko, kung makakuha tayo ng pahayag, sinumpa ang salaysay ni Peter Lim na siya'y nagbibigay ng pera kay Bongo, at si Bongo naman meron din pahayag na yung tinanggap niya yung pera at binigay niya kay President Duterte, then mag-impeach yung House. Ako mismo, I can tell you right now, I will vote to convict President Duterte if and when the impeachment is transmitted to the Senate. Pero walang ganun eh.